Kumusta po muli mga kapatid? Welcome back po sa maliit na channel na ito ni Wanderer TV. At kung bago ka pa lamang po napadaan sa maliit na channel na ito, ay palambing po na pindutin ang subscribe button. At pakipindot din ang maliit na kampana para naman updated po kayo sa mga bagong video na aking gagawin. Ito po ang pagtatapos ng kwento ni Shane Faustina. At huling taon niya sa mundo ay aking isasalaysay sa inyo. Pero bago po iyon, ay nais kong alamin muna natin kung sino ang unang gumuhit ng larawan ng Divine Mercy. Noong 1934 ay nagkaroon ng tiwala si Padre Michael Sopoco sa mga pangitain ni Saint Faustina. Kaya ipinakilala siya nito sa isang dakilang pintor na si Eugenios Kazimierowski na isa ring professor sa universidad. Hunyo 1934 ay natapos nito ang pagpipinta ng Divine Mercy na nakita ni Saint Faustina. At ang unang misa kung saan ipinakita ang imahe ng Divine Mercy ay noong Abril 28, 1935, ang ikalawang linggo ng pagkabuhay. Ito din ang pagdiriwang ng pagtatapos ng Jubileo ng Katubusan, Pope Pius VI. At dumako na po tayo sa huling taon na ginugol ni Saint Faustina sa mundo. Noong 1936, isinulat ni Padre Michael Sopoco ang unang brosyur tungkol sa debusyon ng Divine Mercy. At ang brosyur ay may larawan ng Divine Mercy sa pabalat. At nagpadala rin si Padre Sopoco ng mga kopya sa Kowalska. Sa kalaunan, siya ay naging pangunahing tagapagtaguyod ng kanyang mga pahayag. Nang maglaon 1936, si Saint Faustina ay nagkasakit. Ang sabi ay tuberculosis. Kaya siya inilipat sa sanatorium sa Padne, Krakow. Siya ay patuloy na gumugol ng maraming oras sa panalangin, sa pagbigkas ng chaplet at pagdarasal, sa pagbabagong loob ng mga makasalanan. Ang huling dalawang taon ng kanyang buhay ay ginugol niya sa pagdarasal. Noong Marso 23, 1937 ay isinulat ni Saint Faustina sa kanyang talaarawan na nagkaroon siya ng pangitain na ang kapistahan ng Divine Mercy ay pagdiriwang sa kapilyang lokal ng kanyang kapilya at dadaluhan ng malaking pulutong at gayon din na ang kaparehang pagdiriwang ay gaganapin sa Roma at dadaluhan ng Papa. Noong 1937, inilimbag ang mga card na may imahe ng Divine Mercy. Sa buong 1937 ay nagkaroon ng pag-unlad sa pagpapalaganap ng Divine Mercy. At noong Nobyembre 1937, isang pulyeto ang inilathala na may pamagat na Kristong Hari ng Awa. Kasama sa pulyeto ang chaplet, tubena at litanya ng Divine Mercy. Ang imahe ng Divine Mercy ay lumitaw sa pabalat na may permadong Jesus, I trust in you. Sa pagtatapos ng 1937, tumindi ang iniuulat na pangitain ni Saint Faustina. Noong Abril 1938, lumala ang sakit ni Saint Faustina, kaya binisita siya ni Padre Michael Sopoco. Pagkaraan ng buwang iyon ay inuwi siya sa Krakow para hintayin ang kanyang kamatayan. At doon ay muli bumisita sa kanya si Padre Michael Sopoco sa huling pagkakataon, September 26, 1938. At namatay si Saint Faustina October 5, 1938, may edad na 33. At siya ay nakalagak sa Krakow Basilica of Divine Mercy. At noong Abril 18, 1993, ay pinarangalan siya ng Simbahang Katolika sa St. Peter's Square, Vatican City ni Pope John Paul II. At Abril, taong 2000, sa St. Peter's Square, Vatican City, ay itinanghal na isang santa sa panahon pa din ni Pope John Paul II. Marami pong salamat at dyan po muli natatapos ang ating maiksing video. Kung kayo man po ay may mga komento, ay comment lang po. Pag-usapan po natin at hindi po natin pagtatalunan. Magkakaiba man po tayo ng relihiyon at paniniwala, isa lang po ang aking nais sa bidyong ito, ang maipakita ang paghihirap at ang pananampalataya. Marami pong salamat.